Magandang hapon po sa muli mga kapatid na mga nagagandahan. At magandang hapon din po sa mga naka-online ngayon sa atin. So, sige, bago po ako magsimula, tingnan nyo muna yung katabi nyo ba yung mga asawa nyo? Kung katabi nyo yung mga asawa nyo, tignan nyo sila. Pero kung hindi asawa ang katabi nyo, huwag nyo silang tignan na parang mangungutang kayo. Sige, tignan nyo yung katabi nyo. Partner, partner, kung may ka-partner, tignan nyo, may pinapasabi si Lord. So, sige, bibigyan ko kayo ng 2 seconds makahanap ng partner. Seryoso ito. Seryoso ito, totoo ito. Tignan yung katabi nyo, hindi ako. Tanungin mo siya, ha? Magtanungan, vice versa. Para, may pera ka ba? Sige, araw na ito, ang ating Panginoon, isipin mo na yung katabi mo, ayan yung messenger angel na pinadala ng Panginoon. At ang sasabihin, ang itang isasagot mo sa kanya, yung totoo, ha? Yung totoong pinagdadaanan mo, ha? Kasi pakikinggan tayo ni Lord. So, tanungin mo siya, vice versa. Tandaan niyo yung sinagot nila. Sabi ng Panginoon, tanungin mo, sundin niyo ako. Sabi ng Panginoon, dahil napakabuti ng puso mo. Sinusunod mo ang kalooban ko. Sister Juliet, doon sa likod, Sister Ina. Sinusunod mo ang kalooban ko. Binibigyan kita na isang chance ngayon. Para humingi ng wish. Para humingi ng wish. Isa lang ha, baka mamaya maubos ang oras natin, hindi pa kayo tapos dyan. Isang wish at ibibigay ko sa'yo ito ngayon. O sige, hintayin niyo yung sagot nila. Ano, anong mga wish nila? Dali, pakinggan niyo anong wish nila. Anong hinihiling nila sa Panginoon? Pakinggan niyo, sagutin niyo sila. Sige, sige. Bigyan ko kayo ng 3 seconds. Sabi ko isa lang, ang dami niyong sinabi. Isa lang, maubos oras natin. O, finish na? Tapos na? Ang ingay naman nila. Isa lang, sabi ko. Isang tanong, isang sagot. Ala, naubos yung oras ko. Ibawas ko yan sa 30 minutes ko, ha? Okay, sige. Tandaan niyo mga sinagot nila. So, siguro, sino kaya? Meron bang sumagot ng kalusugan? Taas ng kamay. Ayun, sister. Dalawa sila, malusog na daw. Meron bang sumagot ng maging milyonarya siya para hindi na siya awayin ng asawa niya kada end of the month? Ah, wala, mayaman na sila. Meron ba nagsabi na lalong gumanda o pumogi? O si Brother Edwin? O Sister Juliet? Pero meron bang nagsabi na gusto niya na magkaroon ng wisdom? Hindi, kanina nga may nagsabi ba? Wala, puro materialistic kayong lahat. Kung bakit po kayo, ako nag-iintay sa inyo kung merong nag-wish na magkaroon ng wisdom dahil sa buwang ito, sabi ni Brother Edwin kanina, this is the first Sunday for this month na ang topic natin, ang theme message natin ay the Book of Proverbs, Living Wisely. At ang title po natin pag-uusapan sa hapong ito is Stay Wise! Okay, sabi nga, stay wise! Stay wise! Ayan. So, walang nagsabi na gusto nilang maging wise. Materialistic people. So, first things first po, bago tayo magsimula. Ano ang ibig sabihin, what does wisdom and being wise means? Ha? So, ayan, meron dyan. So, wisdom is the quality of being wise. And it is described as the quality of having experience, knowledge, and good judgment. And wisdom represents the Word of God or the Bible. Kasi ang Bible tinatawag nga na the Book of Wisdom, right? And so if it is the Book of Wisdom or if it is the Word of God, it means that it is valuable, mahal, katulad ng isang priceless na stone. And to be wise is to have a deep insight and understanding. Tanungin mo yung katabi mo, may deep insight ka na ba and deep understanding? O hanggang ngayon, para ka pa rin bata mag-desisyon. Tanungin mo. Ayan. So sa hapong ito po, pag-aaralan natin on how to become wise and how wisdom
will maintain into our day-to-day life. Kasi nawawala ito minsan eh, kapag ka naliligaw tayo kagaya ni Solomon, di ba? At meron po tayong apat na points kagaya ng lagi kong ginagawa para hindi natin makalimutan ng ating mga points. Gumagawa po ako lagi ng acronym at hindi na ako lumayo. Kumuha ko sa word na WISE. Ayan, so WISE. At ang number one dyan is W, na kung saan if you want to become wise and if you want wisdom will remain in your day-to-day life, number one, you need to become a wisdom seeker. Yes. The reason po kung bakit narito tayo ngayon, bakit lagi tayong nanonood ng mga online services, lagi tayong nanonood ng mga mentorings, pag dito ang mga pastors natin, gustong-gusto nating manood ng mga magagandang preachings, it's because hindi lamang na dahil nagugustuhan mo, mai-enjoy ka doon sa preaching. But the first reason is we want to seek wisdom. Amen? We want to seek wisdom. And palakpakan natin ang bawat isa ngayon dahil we are all wisdom seeker. Pakisabi, wisdom seeker! The overcomer. Nung bata pa ba ako, nung dalaga pa ako, worker din po ako sa church ng sa dating church natin na dating sinisimbahan natin. So sa youth ministry, hapon po ang aming mass. So punong-puno yan ng youth, punong-puno as in nag-uumapaw. Pero minsan makikita mo sa may likuran ang ginagawa ng mga youth, nag-holding hands, minsan parang may nagkahalikan na. Ibig sabihin, hindi wisdom ang sinisik nila kundi boyfriend and girlfriend. Buti na lang dito sa church kahit may madalaga at binata, wisdom pa rin ang sinisik nila. Mga napaglagpasan na nga, brother. So, balikan po natin si King Solomon, no? Si King Solomon po, bago namatay si King David, pagkukuhaan natin ng aral po ang buhay ni King Solomon, hindi natin imamarites si King Solomon, kundi pagkukuhaan natin ng aral sa hapon ito. Nung namatay po si David, dahil napakabata pa si King Solomon, ang sabi niya nung nagpakita sa kanya ang Panginoon, dahil nagalak ang ating Panginoon sa kanya, dahil sinunod niya ang ginawa ni David, naging kung how David worship our Lord. So, nagalak ang ating Panginoon sa kanya. So, nung hari na siya, nagpakita ang Panginoon sa kanya sa kanyang panaginip. At ang sabi, mga babasa natin ito sa 1 Kings, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa kanya, humiling ka kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo, sabi niya. Ang sagot ni King Solomon sa kanya sa 1 Kings 3:7b, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties, sabing ganun ni King Solomon. Ang ibig pong sabihin dito ng little child ay hindi bata pa si King Solomon, kundi kababaang loob ni King Solomon. So, sa ayon sa pag-aaral ng Israelite history, si King Solomon, when he was first became king, he was like 20 to 24 years old. Nung 21 ako, foolish decision, nag-asawa agad ako. Walang wisdom. Pero sa King Solomon, kagaya ko rin sigurong walang wisdom. Kaya, ang sabi niya, I am just a little child. Ang ibig sabihin dito ni King Solomon, kababaan ng loob. So, King Solomon was not only the wisest man who lived, but he was also a humble king sa panahon niya. Noong una pa lang siyang nag-reign, di ba? So si King Solomon, nang tinanong siya ng Panginoon, he can just, kagaya ng ginawa niyo kanina, he can just say, gusto kong yumaman, siguro sabi ng mga iba dyan, gusto kong gumanda, gusto kong maging powerful ang aking kingdom, sabi ni King Solomon siguro. Pero anong sinabi ni King Solomon? Gusto ko lang magkaroon ng wisdom in order for me to lead the nation, to lead my people, to govern my people. No? So kung sana humingi kayo ng wisdom kanina, siguro, si King Solomon kasi nung humingi siya ng wisdom, sa verse 13, ang sabi ng Panginoon, moreover, I will give you what you have not asked, both wealth and honor. Pero I believe ko anong hiningi nyo kanina kay Lord, the Lord will give you bonus like King Solomon. He will give you wealth and He will give you honor if manatili kayong faithful sa Kanya. Amen? Amen. So wisdom has to be sought out and to be asked for, sought out, hinahanap, at hinihingi. Hindi po ito naturally na darating lamang sa iyo. May mga matataas ang IQ, pero iba po yung wisdom. So, ang wisdom ay hinahanap at hinihingi.
huwag kayong mag-alala. Nangako ang ating Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Hindi ko nababasahin lahat. Sa verse 7a lang ako, sa verse 7-8. Ask and it will be given to you. For everyone who asks, sa A ng 8, for everyone who asks, receives. Amen? Amen. So, ano man ang hiningi nyo kanina sa ating Panginoon, asahan nyo, ibibigay ni Lord yan. Paniwalaan nyo lang. Amen? Amen. Ang sabi po sa Proverbs chapter 2:6, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Amen? So kung hiningi nyo kanina, talino ang mga ito, hindi humingi ng wisdom. Ako talaga lagi ko naghingi ng wisdom sa Panginoon. So saan natin makikita ang wisdom? Si Madam Wisdom. Bakit po tinawag na Madam Wisdom? Kasi po sa Proverbs chapter 1, chapter 8, chapter 9, si Solomon, he personified or inahilin tulad niya ang wisdom sa isang babae na maibibigay ang lahat. Wisdom can give everything like a woman. Yeah. So, saan natin makikita si Madam Wisdom? Kay Madam ba sa ating mga trabaho? Pwede. Kung si Madam ay Kristiyano at naniniwala sa Panginoon, pwede. Sa mga telenovela ba na pinapanood? Sino pa ba? Taas ng kamay, kayo mahiya at nanonood ng telenovela pa rin. Alam nyo, no, umuwi ako noong December 2019 bago ng COVID. Ba, bising-bisi sila kapanood ng Cardo. Tapos lately, dumatawag ko sa nanay ko, ba't di ka nagsasalita? Sinanood ako ng Cardo. Cardo pa rin! 3 taon na! Ewan ko kung tapos na yung Cardo. Ibig sabihin, ang wisdom ba makikita kay Cardo? Ang wisdom ba makikita sa mga online games, ML? Ang wisdom ba makikita sa mga favorite niyong romance pocketbooks? Ang wisdom ba makikita kay Tolpo? Meron akong kakilala. Mas matagal pa siya sa akin dito. Sabi ko, hindi pa rin siya marunong mag-French. Sabi ko, ba't di ka pa rin marunong mag-French? Sige, sendan kita ng mga link na kung saan makakapag-aral ka ng French. Eh, kasi wala akong ginawa sa spare time ko. Lahat ng segment ni Tolpo pinanood ko. No wonder, mga kapatid, 8 years ka na dito. Bonjour at au revoir pa rin ang alam.